magandang umaga po. Nung sinabihan po kami na magsasalita dito sa harap, ay hindi na po kami nakatanggi. kasi alam niya na handa na kami na tumayo at i-share ang nalalaman namin at ang buhay namin sa mata ng Panginoon. Kaya yung iba dyan, nag-ready na kayo. Nag-pray tayo. Lord, malapit kami sa inyo, Lord, sa umagang ito, Lord God. At lumabas, Lord God, sana yung katotohanan, Panginoon, ang iyong puso, Panginoon, at malaman, Lord God, ng aming mga kapamilya, ang iyong kabanalan, Panginoon, sa kamitin mo ako, Panginoon, sa umagang ito. Amen. Amen. Gusto ko pong balikan ng dati kong buhay. Tayo pa ay bilang isang anak. At naalala ko kung paano ako sumaway, kung paano ako naging pasaway, kung paano ako napansagan. Luxury. Sino ba dito ang gustong patawag ng luxury? Meron ba sa inyo? Di ba wala? Dahil hindi po maganda, hindi po maganda na natatawag po tayo na hindi maganda ng ating mga kapamilya, no? Ngunit, ang kabutihan ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos, ay binago niyo lahat ito. No? Kasi wala ako dito kung hindi niya ako binago. Hindi ako magpapatuo. Hindi ako magsasalita sa harap niyo. Yun po ang aking buhay nung aking kabataan pa. At bilang isang kapatid, ginagawa ko lahat ng paraan para maprotektahan ko ang aking pamilya sa aking paraan, sa aking nalalaman. Kahit anong paraan, maprotektahan mo lamang ang iyong mga minamahal sa buhay. Pero sa panahong yun ay hindi ko alam na mali yung mga paraan na ginagawa ko noon. Naalala ko po, lalong-lalo na nung nakasama ko yung tatlo kong kapatid na babae. Mula po sa gate ng subdivision namin hanggang makarating ako sa bahay namin, kilala po ako lahat ng mga tao. Sila lahat, dinadaanan ko lahat ng nagtatagay sa tabi ng kalsada, dinadaanan ko yun. Nagpapakilala ko sa kanila. Alam nyo, yun yung paraan na alam ko noon. Para lang hindi mapahamak ng mga kapatid kong babae. Mula sa pagbaba nila na hindi hanggang makarating sa bahay. Lahat yun, bago ako makarating ng bahay, hilong-hilo na ako. Ganun ko po kamahal ng mga kapatid ko. Yung gagawin mo lahat ng paraan para lang hindi sila mapahama. Ngunit po nung ako ay naging isang ama na, dito ko po nakita yung kahalagahan ng pagdisiplina ng isang magulang. Dito ko po nakita yung dating buhay ko na hindi pala tama.
na gusto ko ngayong itama, ngayong lalong-lalo na may panganak na po ako. Kaya po, napili ko itong topic na ito para i-share sa inyo na pinamagatang you raise me up. Alam niyo po, maraming mga magulang ang takot magdisiplina sa kanilang mga anak. Makisabi nga po sa katabi niyo, ikaw ba yun? Marami po. Takot sila kasi hindi nila alam kung paano, ano, at kailan disiplinahin ang mga anak nila. Minsan sinasabi natin sa mga ibang tao, pag nakikita yung mga anak na hindi tama yung ginagawa, sasabihin ng mga ibang magulang, hayaan mo na yan, bata pa naman yan eh. Hindi pa niya alam yung ginagawa. Mali po yun. Kasi dapat habang bata pa lang po, alam na nila yung tama at mali. Hindi yung tsaka lang tuturuan o itutuwid pag malaki na. Huli na po ang lahat. Hindi na po niya kayo papakinggan. Dahil yun na po yung nakasanayan niya. Yun na yung alam na niyang tama. So ano nga ba yung mga kailangan nating malaman o matutunan upang magawa natin maturuan ang ating mga anak? Basahin po natin sa Ephesians 6 chapter 10 to 17. Sabay-sabay po natin basahin. Bilang pagwakas, pagpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon at sa Kanyang kadakilaang kapangyarihan. Suot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang ang maglaban ninyo ang mga pagkailangan ng Diablo. Sapagkat hindi tayo nakikilap maglaban sa mga tao kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapagpamahala na kagilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasama sa himpapawid. Kaya gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, kaya naging handa kayo, ibigkis sa inyong kapag isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangaralan ng magandang balita at ang kapayapaan. Lagi ninyo ang tuwing at ang handa ang pananampalataya sa siyang makapagay sa lahat ng hiniliyang na palaon ng Diablo. Isuot ninyo ang mayroonit ng kaligtasan at gamitin ang tapat ng Espiritu ng mga nalipan ng bilang kasalitanan. Yun po yung dapat nating matutunan. Yan yun yung armor of God. Pakita ko po sa inyo yung isang picture ng isang Roman soldier. Ano po ang mapapansin natin sa kasuotan ito na nakasuot sa isang Roman soldier? Ito ay isang simbolo ng isang sundalong handang lumaban sa digmaan. Isang malakas na mandirigma na taglayang lahat ng sandatang bigay ng ating Panginoon. Yang anim na yan, yan dapat lagi yung ating suot-suot. Diyan natin makikita no, pagiging handa ng isang sundalo. Sino na po nakapanood sa inyo ng gladiator? Yun po, si Russell Crowe, isa sang pinakataas na general, siya po ay magaling sundalo. At
lahat ng estrategiya ng pagkikipaglaban ay alam niya. Handang-handa siya sa lahat ng laban at hindi siya natatalo. Ganun sana tayong mga magulang. Lord, palakas tayo sa Panginoon. At sa pagiging malakas natin sa Panginoon, hindi tayo basta-basta nagigiba. Dahil handa tayong sumubok, handa tayong lumaban sa anumang sakuna na darating sa ating buhay. Paano? Bilang isang magulang, paano ba natin i-raise ang ating mga anak? Paano ba natin sila palalakihin? How to raise godly children? Kailangan natin matuto. Learn. Ano ba kailangan natin matutunan? Kailangan natin matutunan na ang Diyos ay mahal tayo. Na ang Diyos ay siyang nag-save sa atin. The truth is God. Kasi siya yung nag-save sa atin, kailangan natin matutunan. Kaya kailangan natin isuot yung belt of truth na lagi dapat lagi nakasuot sa ating katawan. Yung katotohanan. Alamin natin yung katotohanan. Matuto tayong makinig sa tinig ng Diyos at sumunod sa Kanya. Kaya sabi nga, kilala na tayo ng Diyos eh. Kaya dapat kilalanin din natin siya. Hindi kung kani-kanino lang tayo nakikinig. Minsan kasi tayo may sinabi yung kapitbahay. Yun na, pinapakinggan na natin. Dapat lagi natin binabasa ang mga salita ng Diyos. Dahil po siya ang nagpapalakas sa atin. Dahil po siya, yun ang katotohanan. Ang sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya po mga kapatid, mahalagang alamin natin ang katotohanan upang hindi po tayo naliligaw. Sabi nga po sa katabi nyo, naliligaw pa ba? Ano pa yung kailangang matutunan at malaman ng isang mga magulang? Dapat matutunan natin din yung kabanalan. Yung righteousness, breastplate of righteousness, na matuto tayong mag-repent. No? Repent and be forgiven of our sins. And then, do what is right in God's eyes. No? Without righteousness, we leave ourselves open to Satan's attack. Lagi po tayong, pag wala tayong righteousness, madali po tayong masira. Kaya, huwag nating dungisan ang ating sarili. At huwag tayong paninlang sa gawain ng kaaway. Yan, araw-araw po tayong maraming naranasan yan. Laging nandilin lang si Taning. Laging nandyan, bumubulong. Pag pinagbigyan mo, pasok na siya. Nasisira tayo. Kaya protektahan natin ang ating mga puso. Yan ang unang-una niyang tinitira. Alam niya yung mga kahinaan natin. Sa pagdisiplina natin sa ating mga anak, kailangan natin yung maging tapat tayo sa kanila. Alam din nila sa atin mismo, mga magulang. Kung ano yung tama. Kaya manahan tayo. Manahan tayo sa piling ni Jesus. Higit sa lahat, pagsikapan natin na tayo'y pagharian ng Diyos at mabuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. At hindi na at ihingi ng kapatawaran ng anumang kasalanan nating nagawa.
Kasi yung kasalanan siya yung naglalayo sa atin. Siya ang naglalayo sa atin. Pagtungo kay Jesus. Dahil kung wala si Jesus sa ating buhay, hindi natin kakayanin. Hindi natin kakayanin ang lahat ng mga unos na darating sa buhay natin. Kahit anong gawin ninyo, kung wala ang Diyos sa buhay nyo, sa pamilya nyo, lalo-lalo na tayo mga magulang. Kung wala ang Diyos sa ating buhay, paano natin palalakihin? Paano natin palalakihin ang ating mga anak nang nasa tama? Kung puno tayo ng pagmamahal, may tataguyod, may papalaki natin, mapapalaki natin ng maayos ang ating mga anak. At kailangan handa tayo sa lahat ng oras. Handa tayo sa lahat ng bagay. Dahil ho, mahalaga paghahanda natin. Yun po yung shoes of readiness. Dapat fully prepared tayo sa lahat ng battle. Sino ho ba yung mga may battle sa kanilang mga buhay? Maraming salamat sa inyo at maayos pala ang mga buhay ninyo. Kukunti lang po yung nagtaas. Ibig sabihin, maayos ang kanilang buhay. Maayos ang pagpapalaki sa mga anak. Stand firm in the truth of God's word, regardless of how terrifying the circumstances may be. Kaya ba natin tumayo o manindigan? Kaya na ba natin? Handa ba tayong mag-share ng salita ng Diyos sa ating mga anak, sa ating mga kapamilya? Kailangan natin maging ready, di ba? Ready. Readiness implies constant vigilance. Ano ba yung sabihin nun? Laging mapagmatsyag. Hindi lang mamaya, hindi lang ngayon. Dapat yung sinasabi nila, bisyo. Bisyo na to. Ha? Ang paghahanda lagi. Yung pagkailan na yung kaaway, nakakapalang maghahanda, wala na. Shoes allow us to step freely and without fear while we turn our full attention to battle at land. Knowing all this armor, we are ready to share with our kids' word. Lagi tayong handa, lalo-lalo sa ating mga anak. Hindi kung makarinig lang tayo sa balita, sabihin natin, anak, itong gawin mo. At tinanong tayo ng mga anak natin, tayo, ano po ba yun? Kailangan natin masagot ng tama ang mga tanong nila. Dahil kung mali ang pagsagot natin, yun na rin ang susundin niya. Kaya mga ama, mga magulang, kailangan din natin matutunan yung faith natin. Ha? Kailangan natin isuto lagi sa ating katawan. Yung shield of faith, absolute conviction that God always do what He has promised. Mahal tayo ng Diyos eh. Anak niya tayo. Kaya maniwala tayo. So, ang hirap kasi maniwala, ano? Kaya sabi ng iba, to see is to believe. Nakikita mo ba ang Diyos? Nararamdaman natin dahil mahal niya tayo. Buhay tayo. Sinagip niya tayo sa ating mga kasalanan. Faith is powerful and protects us not only from physical dangers but from spiritual temptation and dangers. Ganoon tayo kamahal ng Panginoon. Iprotektahan niya tayo. Kaya yung faith natin, kailangan natin palakasin. Joining ships together as family, strengthen each other, building up and serving, able to take any challenges. Sabi sa Romans 4:18-21, kahit wala ng pag-asang makaanak,
nananalig pa rin si Abraham na siyang magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi sa kanya, sindami ng mga bituin ng iyong magiging anak ay langit. Hindi nang hina ang kanyang pananampalataya kahit ugot-ugot na siya. Palibhasay 100 taon na siya noon. At ang kanyang namang asawa, si Sara, ay baog. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos sa halip, lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya. At nagpuri sa Diyos. Lubos siyang naniniwala na tutuparin ng Diyos ang pinangako nito. Si Daniel, alala niyo yung kwento ni Daniel, nasa lumit siya ng nasa cave, nakasama ang mga leon. Dahil po sa kanyang matinding pananampalataya sa Panginoon, ay hindi siya ginalaw ng mga leon. Kaya, mga kapatid, palakasin natin ang ating pananampalataya. If we join our shield that strengthen each other without faith, building up and serving as we are able, we will able to take any challenge. Kaya, importante sa atin ang pamilya. Magtulungan tayo, magpalakasan tayo, mga ama, mga magulang. Kayo po ni Mrs., dapat nagpapalakasan kayo para maayos natin ang buhay ng ating pamilya. Hindi yung watak-watak, kung watak-watak, mahina tayo. Kailangan din natin isuot ang helmet of salvation. Romans 12:1-2. Kaya ka, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habang ng Diyos sa akin, ako'y nag-iusap sa inyo na ialay ninyo ang iyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang manuan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayoy, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Yan yung helmet. Ano ng use ng helmet? Nagpuprotektahan ng ating ulo. Lalo-lalo na yung brain. It's a daily protection and deliverance from our sin, nature, and Satan's scheme. Vital for survival, protecting the brain, the command station of the rest of the body. Our minds are battlefield of doubts and lies. Maraming mga doubts and lies na pumapasok sa ating isipan. With this helmet of salvation firmly placed, we can choose to believe what happens impossible. Or reject lies na nag-aaray sa ating mga buhay. I-reject nyo kung ano yung mga kasinungalingan. Reject yung mga pag-aalinlangan para po hindi tayo nawawala. Hindi tayo biglang, hindi tayo nadadapa. Hindi tayo basta-basta napapasukan ng kaaway. Kailangan din natin yung Word of God, which is the sword of the Spirit, the Word of God. Our sword needs continuous sharpening by regular and focused Bible study or reading the Word of God. Sabi sa Hebrew 4:12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa sa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito ay tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Kailangan nating alamin, pag-aralan ang mga salita ng Diyos. Dahil ito yung nagpapatalas sa atin, ito yung nagpapalakas sa atin.
Paano ka susuong sa isang sasabak sa isang laban? Isang digmaan. Wala ka namang bala. Kung ang espada mo ay mapurol naman. Kaya kailangan nating hasahin. Hasahin natin sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Our swords won't stay sharp on its own. You must continually sharpen it with regular and focused reading the Word. Continuing yun, hindi yung ngayon lang. Yung pag-devotion. Hindi yung pag-checkin lang ng cell leader yung ating devotional. Ay hindi na tayo mag-devotion. Mga magulang, lahat yan, lahat ng armor of God, itong armor of God ay binigay niya na ito sa atin. Kailangan lang natin itong i-practice araw-araw sa ating buhay. Upang sa ganun ay magawa natin ng maayos ang pagpapalaki natin sa ating mga anak. Lagi dapat nasa ating katawan ang mga kasuotan na yan upang nasa tamang direksyon ang ating pag-iisip, ang ating pananalita, ang ating puso sa bawat sitwasyon sapagkat napakalaki ang ating bahagi sa pagpapalaki sa ating mga anak. Hindi lang physical, kundi sa spiritual na pagpapalaki sa kanila, sa ating mga anak. Bakit kailangan natin ang mga sandatang ito? Bakit kailangan natin laging isusuot ang mga sandatang ito? Sapagkat kailangan natin ito, sapagkat kailangan nating turuan ang ating mga anak ng tama. Teach, correct, and discipline them with love. Hebrews 12:11 said, habang tayo pinatawid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararamdaman natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Alam niyo, mga magulang, ang hirap po talagang magdisiplina sa ating mga anak, lalong-lalo na kung tayo ay hindi natin suot yung armor of God. Hindi natin laging dala-dala yun. Ang hirap magturo. Sino ba dito yung tuturo sa anak na tuwang-tuwa siya pag pinapalo? Sino yung magulang na gustong-gusto niyang magalit sa kanyang anak? May mga magulang na ang pagdisiplina sa kanila ay puro sigaw lang. Pagkatapos nun, wala na. Kaya nga sabi niya, correct and discipline with love. Pagkatapos nating disiplinahin ang ating mga anak, kailangan nating explain kung bakit. Sabihin natin sa kanila sa pamamagitan ng sabihin natin kaya sila napapalo ay dahil meron silang nagawa na hindi tama at hindi pwedeng kalakihan nila ito. Yun yung sinasabi ko sa kanina na hayaan mo na. Maliit pa yan. Hindi pa niya alam yan. Kaya habang bata pa lang sila, alam na nila yung tama at mali. Mga anak, makinig sa ating mga magulang. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Huwag niyong iinisin. Minsan, mga magulang talagang trinitrigger yung anak. Trinitrigger yung mga anak na lumayo sa kanila. Yung mga anak naman gustong-gustong lumayo. Kasi nagagawa nila yung gusto nila. Kaya mga magulang, palakihin natin ang ating mga anak ayon sa disiplina at aral ng Panginoon.
explain natin after kung bakit sila napagalitan. Kung bakit mayroong pagdidisiplina. Kasi pag nadisiplina natin yan, habang lumalaki yan, araw-araw din nilang ginagawa yan. Habang lumalaki, yan ang kalalakihan nila. Kung mali ang, kung hindi natin sila dinidisiplina, kakalakihan nila yan, wala na. Lalong-lalo na yung pag dinisiplina natin yung mga anak. Pag sinabing huwag maglaro ng computer, huwag maglaro ng computer. At kailangan natin mag-obey. Obey and respect. Ephesians 6, 1 to 3. Mga anak, sundin ninyo ang iyong mga magulang. Hindi kayo mga anak. Sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay. Para mapasunod natin ang ating mga anak, dapat tayo, mga magulang, tayo mismo ginagawa natin ang mga sinasabi natin. Consistent obedient. Consistent. Yung mga ginagawa natin, dapat consistent tayo. Yung pinapakita natin sa mga anak natin. At maging obedient din tayo sa kanila. Halimbawa, sinabi mong umuwi ng maaga. Sabi mo sa anak mo, umuwi ka ng maaga. Ikaw naman, andun lang. Hindi ka na umuwi, nasa kapitbahay. Anong ginagawa? Nagbibingo. Totong eats. Sinabi natin, huwag uminom. Huwag manigarilyo. Huwag magsugal. Huwag magmura. Pero tayo naman, anong ginagawa? Eh, sabi nga sa katabi mo, ikaw ba yun? Matuto tayong rumispeto sa mga matatanda. Mga anak, matuto tayong rumispeto. Gumalang. Tayo din mga magulang, kailangan nating matutunan gumalang. Dahil nakikita yan ang anak, kung tayo mga magulang, hindi natin nire-respeto ang ating mga magulang, nakikita ng mga anak natin, yan din ang mangyayari sa inyo, sa atin. Hindi rin tayo gagala. Kasi yun ang nakikita nila eh. Kung yung magulang mo, hindi mo marunong respetuhin, nire-respetuhin ka kaya ng anak mo? Kaya ingatan natin ang mga ginagawa natin. Kasi kung ano yung nakikita ng mga anak, yun din ang gagayahin. Kadalasan, ang mga batang hindi nadidisiplina, lumalaking walang respeto at walang kasamang pagsunod o kusang pagsunod, lalong-lalo na sa pagsunod sa Panginoon. Kung hindi natin nadidisiplina ng maayos ang ating mga anak, wala. Mahihirapan tayong dalhin. O ilapit, o idikit. Idikit sa Panginoon. Kaya mahalaga sa ating bahay pa lang, bago pumasok, bago dalhin sa mga paaralan, ang mga anak natin ay equip na, na-disiplina na natin, napangaralan na natin para sila ay mag-grow, lumaki ng maayos. Discipline is not about punishment. It's about teaching and guidance which should start in infancies. One month pa lang to 1 year old. Yun yung earliest stage ng pag-disiplina sa mga anak. Pwede na yun. Turuan na natin, ituro na natin. Yung alam na nila yun. Matututunan nila yun. No? Kawikaan 22:6. Ituro sa bata ang daan dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki hindi niya malilimutan. Turo na natin. Makagawian na ng mga bata ang pagsisinungaling.
Kaya paglaki nito, kahit ituro mo ang tama, yun ang nakasanayan niya at yun ang alam na niyang tama. Pag hindi na correct, lalaki siya. Magugulat ka na lang. Hindi mo na kilala yung anak mo. Isa na pala siya, ano? Monster. Lahat na lang nakasinungalingan. Ginagawa niya. Napagtakpan lamang ang kanyang mga ginagawa. Kaya mga magulang, turuan natin lumaki ng tama ang ating mga anak. Parang yung kwento ng yung sa garden, na punong-puno ito ng mga halaman, magandang bulaklak. Pero walang naglilinis. Kasama niya yung mga damo. Paano ito lalaki? Paano ito mag-grow? Kung ang mga anak natin ay may mga kasama silang o mga kakilala, kaibigan, na nagtuturo sa kanila ng hindi tama. Paano sila lalago? Hinayaan lang natin silang lumaki. Hinahayaan lang na parang ito yung na anak, niluwal lang yung bata. Ayaw mo na lang siya lumaki. Pero bang ganon? Wala po. Gabayan na lang sa kalye. Kailangan natin ng daily attention sa ating mga anak. At pag-aaruga. Pagmamahal. Kagaya ang ginagawa ng ating Diyos. Tayo ay minahal niya. Unat sa pul pa lamang. Kaya mga magulang, unahin nating disiplinahin ang ating mga sarili. Ilang mga magulang nang sa gayon, kaya natin disiplinahin ang ating mga anak. Tayo mismo, tayo muna. Tayo muna yung pag-aral ng pagdidisiplina. Para pag dinisiplina natin yung mga anak natin, ay kasama rin tayo. Hindi yung ikaw lang, disiplina ka lang, disiplina. Ikaw naman, wala kang ginagawa. Masakit ang pagdidisiplina. Minsan, umiiyak po ako sa aking pagdisiplina sa aking mga anak. Dahil sa urang edad pa lang nila, talagang ang pagdisiplina ko sa kanila ay araw-araw. Minsan, sinabihan ako ng biyanan ko, bakit daw dinidisiplina ko pa yung anak ko gabi na? May oras ba ang pagdisiplina? Mga kapatid, walang oras ang pagdidisiplina. Kailangan kung ngayon na, disiplinahin mo na ngayon. Kaya nga habang bata pa lang, disiplinahin mo na. At pati ikaw, disiplinahin mo yung sarili mo. Pati tayo. Kailangan tayo mag-grow sa atin. Kailangan palataya sa Panginoon. Ito ang hamon po ngayon sa inyo, mga magulang. Ay lagi natin isuot sa ating katawan ang kasuotang binigay sa atin ng Diyos. Binigay niya sa atin yan. Kailangan lang natin i-practice ito araw-araw upang nasa tamang direksyon ang ating pag-iisip, pananalita at puso sa bawat sitwasyon. Sapagkat napakalaki ang ating bahagi sa ating mga anak, lalong-lalo na sa kanilang spiritual na bumubuhay. Sahin natin yung Deuteronomy 6, 7 to 8. Turo ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa iyong tahanan, sa iyong paglalakbay, sa iyong pagtulog sa gabi, at sa iyong pagbangon sa umaga.
Malubot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda itali sa inyong mga magulang. Ituro natin sa ating mga anak na lahat ng oras, kahit nasaan tayo, turuan natin ang ating mga anak upang sa ganun lumaki sila at lumago sa buhay. Kaya mga mahal kong mga magulang, kung sa tingin ninyo ay meron tayong pagkukulang sa ating pamilya, ilapit natin sa Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya, yumakap tayo sa Kanya. Tingin natin ang Kanyang tulong upang sa ganun may saayos natin ang buhay na ninanais ng Panginoon sa ating pamilya. Tayo manalangin. Amang banal, maraming salamat po Diyos sa mga salita mo, Panginoon, na nai-share niyo ng umaga. Panginoon, tulungan mo po kami na sa buhay ang mga kasuotan nito, Panginoon Diyos. Tulungan mo po kami, O Diyos, na magawa namin ang aming bahagi bilang isang magulang. Tulungan mo kami, O Diyos, kung paano palakihin ang aming mga anak ng maayos. Maraming salamat, O Ama. Maraming salamat sa iyong pagmamahal. Maraming salamat sa iyong pagtitiwala. Maraming salamat sa buhay mo, walang hanggang. Pagpalaki po kami sa araw-araw namin, Panginoon.